Huling makakalaban ang Pinoy fighter na si The King, Danny Kingad, ang Little Piranha ng Japan na si Yuya Wakamatsu para sa darating na flyweight MMA rematch ngayong Linggo. Kung paano niya ito pinaghahandaan, alamin natin sa ulat ni Rafael Bandairel. Tinalo na ni Danny Kingad si Yuya Wakamatsu nang una silang nagkatapat sa ONE Championship noong taong 2018. Paglipas ng 5 taon, muling magkakasubukan ng lakas ang dalawa sa main card ng 1165 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Isang title eliminator sa 125-pound weight class ang bakbakan sa pagitan ni Kingad at Wakamatsu. Ibig sabihin, kung sino man ang mananalo ay mabibigyan ng pagkakataong labanan si ONE Flyweight World Champion Demetrius Mighty Mouse Johnson. Kaya kahit tinalo na ni Kingad si Wakamatsu noong nakaraan, hindi umano siya magkakamaling maliitin ito. Para sa akin, bago. Parang tinuring ko na bagong laro na to. Kasi 5 years ago na eh. And hindi basta-basta si Yuya. Malakas din siya. Kung dati sa isang neutral venue sila nagkatapat, ngayon naman dadayo ang pambato ng Lions Nation MMA sa teritoryo ni Wakamatsu. Sa kabila nito, hindi naman umano nasisindak ang tubong sa Gada Mountain Province. Sa akin kasi, hindi ko na iniisip yun. Yung iniisip ko lang talaga ay yung makapag-focus ako sa training. And first ay dapat kailangan dominant tayo sa fight. Ito ang unang beses na sasabak sa action si Kingad bilang bahagi ng Lions Nation MMA. Noong Pebrero ng nakaraang taon, nasungkit ng 28-year-old fighter ang kanyang 15th pro win kasunod ng isang unanimous decision victory laban kay Echo Ronnie Saputra. Ngayong Linggo na, January 28, aarangkada ang ONE 165 mula sa Tokyo, Japan. Rafael Bandairel para sa Bayan.